Ito ang topic natin ngayon. Single circuit breaker na ang kakargahan niya ay ilaw at saka mga outlet. Panoorin nyo! Ganito pa ang instalasyon ng bahay mo. Isang breaker, outlet, ilaw, magkakasama. Magkakasama sa isang sirkuito. Ito yung pinaka-main nila. Safety kaya yan? Pwede naman maging safety yan. Basta alam mo kung anong dapat mong gawin. Una, ina-allowed lang dito, pag maliit yung bahay mo, 20 amperes circuit breaker, number 12 na electrical wire. THHN number 12. Pwede ka bang gumamit ng number 10? Pwede, bakit hindi? Pag gumamit ka ng number 10, tapos nag 30 amperes ka, dahil sa palagay mo, kailangan mo ng mas malaking kuryente, pero hindi mo pwedeng gamitin yung number 12. Number 10, paano mo gagamitin? Paano mong ipapasok sa outlet yung number 10? At saka, bakit mo naman gagamitin yung number 10? Pwede naman yung number 12. Hindi economical yon. Pwede yung number 12, gagamitin mo ng number 10. Hindi economical yon. Pwede naman, kailangan mo lang i-monitor yung load mo sa ganitong sistema. Kasi existing na yan eh. Number 12, balimbawa yung entrada mo. Yung mga luma kasi mayroong ganyan eh. Number 10, number 12. Noon, pinapayagan yan. Pero ngayon, hindi na. Minimum na number 8, yung service entrance. O, halimbawa, existing na. Ang bahay mo, nakatira ka sa bahay mo. Ganito siya. Sama-sama. Saksakan. Ilaw. Anong gagawin mo? Imo-monitor mo. Paano mong imo-monitor? Sa pamagitan nitong load computation. Ohm's law. Paano yan? Ito na pag-aralan natin, uulitin ko lang. Yung kasing number 12 wire, ang ampacity niya ay 20 amperes. Yung 20 amperes na kapasidad ng kuryente mo, hindi mo lahat magagamitin yan. 80% lang. Bakit? Kasi yung ambient temperature, yung init na sinasagap ng insulation ng kuryente mo, kinoconsider mo yon. Nasa loob ng tubo yan. O yung init ng panahon, kinoconsider mo yan. Kaya mayroon tayong safety factor. Mayroon tayong grating factor. 80% times 20. Ilan lang? 16 amperes. Yun lang gagamitin mo. Yung 16 amperes, imumultiply mo sa minimal voltage mo. Ilan ang minimal voltage mo? 230 volts. Ilan ang lilitaw? Heto. 3,680 watts. Kailangan mo lang i-monitor. Tignan mo ngayon. Tignan mo. Kung maliit lang kasi yung bahay mo, pwede ito. Itong ganitong sistema ng pag-iinstalasyon. Pwede yan. Kasi maliit lang bahay mo. Pero pag malaki ng bahay mo, hindi na pwede yan. Kailangan mo na ng mas malaking service entrance. Kailangan mo na ng panel board. Mga branches. Hiwalay yung ilaw. Hiwalay yung saksakan. Hiwalay yung aircon. Hiwalay yung repo. Yung iba pang mga load. Pag malaki na yung bahay mo. Pang maliit na bahay lang ito. Ngayon, minomonitor mo ngayon. Halimbawa, mayroon kang tatlong ilaw. Ilang watts ba yung ilaw ko? Lista mo. Mga isa bagay, mga ilaw ngayon, maliliit lang, LED na. Minsan, yung 9 watts, ang liwa-liwanag na. Ito, 9 watts, 9, tatlo sila. 9 times 3, 20, so 27 watts. Yung rep natin, ilan yung rep natin? Bilangin mo ngayon, yung rep natin, 2,000 watts. 2,000, 7, so. Ay, yung TV natin, ilan? Total mo ngayon, ito. Tignan mo ngayon ito, yung computation. 3,680 watts. Ima-minus mo yung kinompute mo load sa bahay mo. Ay pagka sobra pa ito. Sa totoo lang, sobra pa ito sa number 12. Kaya i-monitor mo lang. I-monitor mo sa ganitong sistema. Pwede na mong maging safety ang bahay mo. Basta alam mo ito. Huwag ka lang lalampas. Huwag kang lalampas dito sa computation na ito. Huwag kang alis. Mayroon pa akong bonus sa iyo. Friendly advice na pakikinabangan mo balang araw. Diyan ka lang. Ano yung sinasabi kong friendly advice na pinaka-bonus? Tignan ninyo. Ito, yung ating breaker, bumaba yung kuryente niya. Ito, dalawa. Mapapansin ninyo, ito saksakan, at saka itong ilaw, magkasama na rito. Ayan, no? Kumonekta pares yan eh. Dito, kumonekta. Ayan. Yung ilaw at saka saksakan, kumonekta. Ito yung box na pinakamalapit dito.
Kumbaga sa ano, ito yung last junction box mo na pinakamalapit dito. Magkasama sila dyan. Pero dito, sa iba pang mga junction box, ito, tignan mo itong kulay itim. Ito kasing linya ng ilaw mo, kulay itim. Ayan. Ito, dito. Pagdating dito, sa pangalawang box, hindi sila magkasama. Hindi magkasama. Ayan o, oh, hiwalay sila. Hiwalay. May sariling linya itong ilaw. Oh, kung mayroon ko pang box dito, ganyan din ang gagawin mo. Isarili mo yung linya ng ilaw. Bakit dito magkasama? Kasi ito na yung itong supply mo eh. Ito na yung L1, L2 mo. Dito sa pinaka malapit dito, pinakamalapit dito, ay dito lang sila magsasama. Pero sa ibang mga box, magkahiwalay yung ilaw at saka yung outlet. Bakit magkahiwalay? In case na darating ang araw, gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, ay iniisip mo yung future. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng isa pang breaker na ganito, gusto mo, hiwalay sila. Putulin mo lang dito. Putulin mo lang dito. O, tapos maglinya ka ng isa, lagyan mo ng isang ganito. Magkahiwalay yung breaker nila ngayon. Separate breaker yung ilaw at saka yung saksakan mo. Kung gusto mo yung pwede, dahil puputulin mo lang dito. Puputulin mo lang yung connection ng ilaw mo rito, yung kulay itim. Magpatakbo ka ng dalawang alambre, ikokonekta mo sa kulay itim, ikokonekta mo sa breaker na ganito. Kasi dito sa linya, magkahiwalay sila. Tumakbo yung kuryente ng ilaw mo, hiwalay. Hindi magkasama, ayan o, oh, hiwalay. O kung mayroon ka pang mga box, hiwalay. Dapat ganyan, iniisip mo yung darating na panahon, gaya ng lagi ko sinasabi sa mga tutorial ko. I-consider mo yung darating. O edi, pagka gusto mo mag-separate breaker, wala kang problema dahil magkahiwalay na sila.